Father Jimmy, pwede ka po ba namin kausap kahit saglit po? Sure. Ano yun? May sasabihin ba kayo sa akin? Opo, sana, Father. Naalala niyo po na ipinamemorize ninyo sa amin ang mga dasal na Ama namin, Aba Ginoong Maria, at Walhati sa Diyos? Oo nga pala. Kamusta naman? Na-memorize niyo na ba? Oo, Father. Nagpatulong po kami sa parents namin. Very good talaga kayong dalawa. Ngayong na-memorize nyo na ang mga basic prayers na ito, ay kailangan nyo ring malaman ang importance ng bawat isang prayer na minemorize ninyo. Opo, Father. Pag-explain ninyo po sa amin. Alam ba ninyo na si Jesus ang nagturo ng dasal na Ama namin? Talaga mo? Oo. Tama yan. Para mas maunawaan ninyo, babasahin natin ito sa aklat ng Ebanghelyo ni San Lucas. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Iyan ang panalangin na patungkol sa Diyos Ama. At dito mismo, sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay matatagpuan naman natin ang kahalagahan ng panalangin ito. Basahin din natin. "Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan." Lahat po ba ng hiningin namin sa prayers namin ay ibibigay ng Diyos? Oo, basta ito ay ayon sa kalooban o plano ng Diyos at makakabuti rin sa atin. Kung minsan naman ay kailangan lang nating maghintay. Ah, ganun po pala. Kaya lagi na po kaming magdarasal. Eh, yung Aba Ginoong Maria po, dasal po ba yun para kay Mama Mary? Oo, Ikay. Si Mama Mary ay special na babae. Pinili siya ng Diyos para maging ina ni Jesus. Kaya, pwede tayong magdasal sa kanya para humingi ng tulong at para mas lalo tayong mapalapit kay Jesus. Alam ba ninyo na ang dasal na Aba Ginoong Maria ay mula din sa Bible? Talaga po ba, Father? Oo, mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." Mahalaga po pala talaga ang mag-pray kay Mama Mary. Oo, Fibo. Kaya si Mama Mary ang pinakamalapit kay Jesus at siguradong makakarating ang prayers ninyo sa Kanya. By the way, ang dasal na luwalhati sa Diyos naman ay dinadasal natin bilang pagpaparangal or to honor God the Father, God the Son, si Jesus yon, and God the Holy Spirit. Yan ang tinatawag nating Holy Trinity o Banal na Santatlo sa Pilipino. Thank you po sa pag-e-explain ninyo sa
marami pa kayong mga important prayers na matututunan at ituturo sa inyo ito ng inyong mga katikista. Sa ngayon, ito muna. Sige, bago tayo umalis, ay dasalin natin muna ang Ama namin. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.